Ayan guys, good afternoon, no? So nagbabalik ang iyong lingkod na si Joe Martina. So yesterday nakapag-create tayo ng dalawang tutorial, no? Yung date picker custom element React.js, no? Part 1. And then yung part 2 natin kung paano naman pinipetch yung data from our created custom element, no? So today's lesson guys, so ang i-discuss natin ngayon, no, so yung combination na ngayon ng ano, ng Node.js at ating React.js. So paano nangyayari yon? So ang Node.js guys is for our backend, no? So and for the React.js is our frontend. So ang gusto natin mangyari ngayon, gusto natin makakuha tayo ng data from our backend, no? So pag nag-click ako ng get data, yung data mula backend ibabato niya papuntang frontend depende sa request. So guys, dito matututunan natin ngayon, no, yung part 1 natin, this is our part 1. Matutunan natin ngayon yung tinatawag na CRUD, no, yung create, read, update and delete, no? So pag basic ano to, basic method to sa programming. Kung alam mo na yung CRUD, ibig sabihin meron ka ng 10% na nalalaman in programming in web development. So paano nga ba guys ginagawa ito? So ngayon i-discuss natin paano siya ginagawa, no? So kikreate tayo ng ating server. First thing first, create tayo ng ating backend server, no? So sa atin, so close lang natin ito yung mga naka-open ngayon. And then guys, since matagal tayong makapag-download ng React, no, so today nag-download na ako ng ano, for this lesson nag-download na ako ng frontend natin, no, yung React. So kung gusto, kung ngayon nyo lang to napanood itong video na to, so recommend ko panoorin nyo yung una kong video kung paano mag-install ng React app, no? So today's lesson, so makikita natin kung paano mag-install ng ating backend Node.js. So ating backend, so isa sa folder natin, nag-create tayo ng backend and frontend. Yung frontend natin ng React. And then yung backend natin, ating Node.js. So CMD lang natin 'to. So paano ba mag-start ng ating Node.js? So paano mag-create ng packet.json? So dito guys, ita-type nyo lang yung npm init. So npm pa rin siya, no? So yan, npm init. So makikita mo yung package name na, no? So lagay natin dito CRUD. Yan. So CRUD natin, version natin, pwede nyo skip to guys. So CRUD lang. Skip nyo lang yung mga yan, test command, yung yan, keywords, skip nyo lang. Author, let's say lagay natin author Joe Martina. Kasi lahat ng data yan guys dito, yung mga pina-type mo, lalabas doon sa ating package.json. And then yung license, so yan. Okay, yes mo lang, no. So makikita nyo dito guys, no, pag pumunta ka dito sa backend natin, makikita nyo na yung package.json. So sa package.json, nandiyan na yung mga ating data, no. So meron pa tayo yung i-install. Install natin ngayon si paano mag-install naman ng library kay Node.js. So same thing lang din kay ano guys, kay React, no. So gagamit din tayo ng npm. So let's say npm install, right? Or letter I, okay lang yun. So express, right? Si express, that save mo lang. So si express guys is a framework ni Node.js for web development, right? So kung gusto nyong ano, actually ito yung common, no. So may tinatawag na Mern developer, which is yung Mongo, Express and React and Node.js, no. So kung dapat kung gumagamit ka ng Node.js for web development, number one mo gagamitin talaga sa Express. So search nyo lang sa online kung ano ba si Express, right? Right. So ngayon na-install na natin si Express. And then paano ba natin i-run si app na yung ating application? So punta lang tayo sa folder, open lang natin si tawag nito, si ating VS Code, no. So open lang tayo ng folder doon, and then hanapin lang natin si tutorial 2, and then pasok lang tayo dito. So para ma-access natin yung backend at the same time pati yung ating frontend, so dito lang natin siya i-access. So makikita nyo guys, mag-update. So nandito na si backend at ating frontend, right? So dito muna tayo sa ating backend, right? So dito guys, makikita nyo package.json. So eto yung sinasabi ko nina, yung name, nilagay niya dito pati yung version. So lahat ng in-enter mo doon, nandito ipapasok. Pati yung in-install na natin na Express, right? So yung dependencies niya. So yan.
And then dito guys, kikreate tayo ng ating app.js. So same thing lang din with React, so meron ding app.js. So common naman siya, no? Sabi ko nga, kung ano pwede mo, kung ano itawag mo dito, o Node.js, server.js, depende sa kung tawag mo dito. Pero ang tawag ko is app.js. So sa app.js, ito yung ating main page, no? Dito yung nangyayari ang lahat. So dito yung nangyayari ang ating routing, nandito nating connection sa database, dito mangyayari. So pati yung ating yung listener, nandito rin nangyayari. So yung mga declaration ng ating mga third library, so nandito rin nangyayari. So paano natin i-call si Express, guys? So check ko lang kung nagre-record tayo. Yun, nagre-record. So dito guys, assign na tayo ng constant, right? So constant natin, mag-assign na tayo ng constant, right? So once na-assign natin yung constant, tawagan natin si constant natin, mag-assign tayo ng variable for Express, right? So guys, dito kay Node.js, meron tayong tinatawag na require. So kay React, import ni yung variable, yung function mo, and then yung route niya, right? So ganun din dito. So search nyo lang kung paano nangyayari yung require. So meaning sa loob ng Express natin, may function na Express, right? So kukol natin to. So then kikreate tayo ng, para malaman ng ating page, yung ating buong ating server kung saan siya mag-work sa under Express siya. So gagawa pa rin tayo pa another variable, which is yung ating app, right? So sa app na yon, kailangan natin i-run yung function na Express, right? So we call natin tong Express, and then write tayo ng Express, right? So sa Express na yon, guys, we need yung app.listener. So app.listener, ito yung server natin kung saan siya mag-app, right? So paano siya gagawin? So app.listener, app.listen, right? So ating process and by, so pwede tayong gumamit ng process and by, pwede tayong gumamit ng 3000, right? Kung anong port natin, guys. So kung anong port natin, usually automatic yan pag dito, ano siya, localhost siya. Pero kung magde-deploy ka sa production, kailangan mo ng ganito, guys, ah. Process.env environment, and then yung port. Yung port mo mismo. Actually, port 8080 yata yun pag production. So, or, lagay ka lang ng or. Kung ano siya, development, dito siya mag-fall. Pero kung production siya, dito siya mag-fall. Okay? And, function din siya. So, sa function na yan, kikreate tayo ng functions. Function. And then, sa function na yun, so, makikita natin kung nag-run na ba yung ating server, right? So, paano natin malalaman kung nag-run na yung server? Pwede tayo mag-console.log. Console.log, yan. Yan. Console.log, Node.js server started, started at port 3000, right? So, malalaman natin sa, ano, yan, pag ni-run natin ito yung application na ito, makikita natin na grant siya doon sa port 3000. So, ma-access natin siya by localhost.3000. So, ay gawin natin siyang, guys, kasi magko-conflict siya with our React. Gawin natin siyang, instead of 3000, gawin natin siyang 3001, right? So, para hindi siya mag-conflict with our React. Kasi, yung React natin naka-default for 3000. So, ayan. So, dito, sa backend natin, tapos sa tayo, guys, no? So, configure naman natin si ating front end. So si front end natin, punta lang tayo dito. Punta lang tayo sa source, again, punta lang tayo sa app.js. So dito tayo sa, guys, sa ano, ah, sa front end natin. So paano natin malalaman kung nag-run sila? Tignan natin tutorial 2 back end, guys. Ito, i-run mo yung, balik tayo sa back end. So ang back end natin, guys, is small app, and yung front end natin, capital A yung app niya. So para malaman natin kung nag-start yung ating server, so pwede kang gumamit ng node app.js. Kumbaga, tatawagin mo lang, guys, yung app, yung mismong name ng fault ng file mo na app.js, right? Right. So makikita mo, tayo lang natin mag-loading siya. And then kung, guys, pwede kang gumamit dito ng nodemon.js, no? So si nodemon, every time na meron kang changes dito, automatic niya ni-restart yung server natin. Kasi kung gagamit ka ng node app.js, every time na meron kang changes dito, kailangan mo manually i-start yung server mo. So gamit tayo ng nodemon. So paano paggamit ng nodemon, guys?
So, install nyo lang din. npm is install nodemon tas dot global. I-global mo siya. So, yun. Yung ating nodemon. Alright. So, makikita mo dito, guys. So, wala naman siyang error na encounter. No? Starting nodeapp.js. So, same lang tinatin natin. Nodeapp.js. Right? So, right. Yan. Tinatin. Balik tayo sa nodemon. So, balik tayo, guys, dito kay frontend naman. No? So, frontend natin, tanggalin na natin mga hindi kailangan. So, ayoko nito. Tanggalin natin to. So, ayan. So, ngayon, guys, paano tayo makapag-create ng request from our backend, right? So, kailangan natin, syempre, ng button. So, lagay lang ako dito ng button. Right? Before that, siguro kailangan natin ng function. So, function. So, sa function na yun, ilagay natin yung pangalan get handler. Right? Tawagin natin get handler. Sa get handler na yun, guys, sa loob ng function natin, so kailangan natin gumawa ng request. So paano si frontend nakakapag-request throughout the network sa backend, right? Kasi pwede si React, guys, ganito ah. Si React kasi pwede mong different server siya and si Node different server siya. So pwede mo siyang i-deploy in different server. For example, yung React mo facebook.com, pero yung backend mo facebook.backend.com, parang ganun. So pwede yung ganun, pwede mong i-deploy sila in different way. Pero kay React and Node.js, pwede mo rin naman siyang pagsamahin sa isang server lang. So yun na yung doon na papasok yung build command, no? So later on matututunan din natin yun along the way. So dito lang muna tayo sa mga basic muna, no? So doon tayo sa fetch. So sa fetch, guys, since gumagamit tayo ng JavaScript, so meron tayong fetch API. So search nyo, guys, kung paano, ano ba si fetch API. So si fetch API, ayan, XML HTTP request siya. Powerful na siya, ayan, sabi. But the new API provider a more powerful and flexible feature set. So guys, so yon, fetch API, so may mga parameters siya. First na parameters niya is yung URL. URL mismo ng ating backend. Pati yung ating route ng request. So, ano yung route ng ating request? So, yan. Yung ating URL, mamaya pa. Then, ang ating options. Right? Options. So, options natin, meron tayong, pwede tayong, isang, ano siya, guys, yung option natin is an object. Right? So, constant options. Options. Yan. Sa loob ng option natin, guys, meron tayong, search nyo kung paano si fetch API, ha? So, meron siyang requirement na method. Right? Kung ano yung method na gagawin niya. Kasi, guys, sabi ko nga, prud, pwede kang mag-get, post, update, and delete method. So, since nandito tayo sa get, let natin get, right? Right? And then, meron din tayong headers. So, sa headers natin, guys, importante para malaman natin yung backend, ano yung re-request mo, kung ano ka. So, makikita natin dito, ano din siya, object din siya. Object din siya, pwede natin i-type yung ating headers. Headers, bakit? Kanya, yan, headers. And then, yung ating content type. Yan. So, importante to, guys, yung ating content type. Content type. Yan. Application. Naka-string, guys, ha? Application.json. So, JSON tayo. JSON. Ano yung JSON dyan? JavaScript Object Notation. So, pag gumagamit ka ng, ito, JSON to, guys. Yan, JSON yan. So, yan. So, kung meron ka pang ibang headers, for example, authorization. Meron ka authorization. Kung gumagamit ka ng JWT, ilalagay mo dito kung ano ka. Authorization para ma-attach mo dun sa headers mo yung mga kailangan mo para ma-access mo yung backend. Kasi pwede kay filter ng backend. Pag hindi kanya kilala, hindi kita kahit anong request mo, hindi ako magbabato ng response sa'yo. So, para makilala, ngayon, hindi tayo maglalagay ng authorization. So, since wala tayong authorization sa backend natin, so, hindi natin naglagay. So, sa URL natin, guys, meron tayong HTTP, right? HTTP, yan. And then, yung ating localhost, yung 127, yan, that one, ang backend natin, guys, is work sa 3000, right?
Sa 3000, i-access natin yung API. API route, yung route na to guys, ano dito na ako sa route. So, ina-access natin yung route ng get. So, mamaya gagawa tayo ng route ng get yan sa backend. So, HTTP 127.0.0.0.1 yan. So, guys, ito is promise. So, sa promise, kailangan mag-return. So, meron tayong then, right? Sa response natin, meron tayong response. Dapat ang response niya din JSON. Kasi ang request mo, JSON, right? So, ang response mo, JSON. So, pag hindi JSON, hindi kanya i-display yung ano mo, yung output mo. So, that then ulit, kung JSON ka, o kung yung request mo is okay, so pinayagan kanya mag-request and then nag-response din yung backend sa iyo, so meron kang result, right? Result. So meron ka ring result. So ngayon, i-console.log na natin si result. Result natin, console.log. And then pwede rin naman guys, ilagay nyo dito si catch, right? Every time na mayroong nangyari doon sa request nyo throughout the network, so malalaman mo, pwede mo i-display yung error. Yan. Yung error natin, let's say, error. Yan. Yan na lang. Error na lang. Pwede yan. So, console.log. Console.log. Error. Yan. Ngayon, meron tayo. So, nakapag-request na tayo sa function natin. Paano mag-run tong function na to? Paano mag-run tong ano na to, yung codes na to, syempre gagawa tayo ng button. So sa button na yon, gagamit tayo ng anchor tag. So get data. So tawagin natin get data. And then guys, so sa button na yon, meron tayong ayos ko lang sa gusto kong format yon. So and then meron tayong on click. So, on click na yon, well, curly bracket again, kasi function, and then, i-run natin yung functions. Ngayon, so, makikita natin kung nag-submit siya, right? Right. So, makikita natin, guys, so, balik na tayo sa backend natin, no? So, i-configure naman natin kung paano ito, right? So, si api.get. Ayan, so, balik tayo sa backend. So, dito, guys, meron tayong routing kay Express, right? So, paano yung routing natin? App.get, yung request mo, kung ano yung request mo dito. Right? Get ka, app.get. Kasi kung nag-post ka dito, tapos same lang din yung routing mo, api.get mo, no? Kung post request ka dito, tapos ito, na-get, hindi niya makikita yon kahit same kayo ng request, ay ng route na ilagay dito. So, ang i-return niya yun 404, right? So, be careful with that. So, and then, we have functions to, guys, functions. And then, sa functions na yun, so, arrow functions na yun, so, sa arrow function na meron tayong dalawa, yung request and response, right? Request and response. Tawagin natin, pwede nyo buuin yan, kung request or response. Pero rec and rest lang gamit ko. Right? So, sa request na yon, so, gusto ko i-console.log na yun. So, client requested. Makikita natin, pag nag-request siya, mag-print to ngayon dito. Guys, yung client requested. Alright? Makikita mo si Nodemon, guys. So, every time nag-change ako, nag-save siya, nag-run ulit yung server natin. So, hindi natin may namano-mano yung pag-ano na server natin. Alright? So, yun. And then, tignan natin kung gagana yung ating application. So, wala pa akong server. So, yung server ko ng ano, hindi pa naka-up. Tignan natin. I-up natin. Front end. So, pag-up ng server natin, guys, npm start lang, ha? Huwag natin kalimutan. So, npm start. And then, wait lang natin yung script natin. Guys, be careful kayo dito. Kailangan kung ano yung nilagay mo. Kung localhost ka, dapat ilagay mo rin localhost. Dapat. Pero since 127 tayo, yan. Dito mag-run yan. Try natin mag-run. Yun, mag-run na siya. Yan, nag-run na ating data. So, ayos lang natin. And then source. So, click lang natin to. Right? Yun, may error tayo guys. Yun, access to fetch at
meaning do, nakakarating siya sa 127, 'di ba? Sa ating 3000 sa backend natin, yung get API. So nakikita niya yung api.get. Pero si Node.js, yung express natin, binablock ka. Kasi hindi kanya kilala, no? So security purposes ni ano yon, ni express din yon. So hindi kanya kilala, para makilala ka ni express, kailangan mo i-declare kung sino ka. Kung sino yung mga mag-a-access kay backend sa serve, sa ano mo, sa backend mo. So guys, meron tayong isang method na ginagamit sa pag de-declare kung sino ka. Kung sino lang yung makaka-access sa ating server, right? So dito guys, pwede natin mag-install. Install tayo ng npm install, let's say I install course, right? Course natin. So yung course origin natin, let's save. Save lang natin and then wait lang natin mag-download. So nag-download na agad siya, nodemon nodemon.js. nodemon.js. So yan, nag-server up na siya, no? So guys, nag-install pa lang tayo. So kahit anong click mo yan, magbaban ka yan. So we need to configure, no? So ano ba si course? Si course origin. So we need to declare again, parang React din kung nag-ano ka, magi-import ka pa rin. So si course, import natin si course, required course, right? Right. So yan. Now, guys, sa course na to kailangan ilagay mo sa taas. So meron tayong app para makilala ng express app natin. So de-declare din natin app.use course function. So sa course function na yon, merong options. Kailangan i-declare mo si course, lagay natin options, right? Right. So now, kailangan natin gawin ngayon, ano ba laman ni course options, right? So course options, so mag-declare tayo ngayon ng constant. Huwag natin declare ng variable. Yan. So constant natin and then object din siya. So declaring din siya ng object. So guys, ito pwede mo siya i-declare ng origin. Origin mo, ano yung origin natin? Ano yung origin natin, guys? Syempre yung port 3000 natin, right? Si port 3000 kailangan naka-string din siya. So tanggalin natin 'to. And then after noon, kailangan yung methods. Ano yung methods na pwede lang sa port 3000? Ano lang pwede niyang gawin? Pwede lang ba siyang mag-get or mag hindi siya pwede mag-delete? Pwede mo siya i-filter na ganun. So sa get method natin, so naka-array siya, guys, ah. Get. Pwede ka dito, guys, i-declare natin ng post. I-declare natin kasi gagawa rin naman tayo ng post in the future, no? So post and then yung ating delete. Right? Right. So, dito guys, nakapag-create na tayo. And then, yung ating allow. Guys, yung header natin. Kailangan i-allow content din natin. So, meron dito si allow. Allowed headers, I think. Allowed headers. And then, naka-array din siya. Yung ating nilagay na, ano ba yun? Content type. Kung meron kang authorization dito, guys, ilalagay mo rin dito authorization. Idudukto mo rin dito yung authorization mo. So, since wala tayong authorization, ayan lang i-allow natin. Tignan natin, guys, kung gagana na. Control save natin yung backend natin. Automatic nag-save and then get request ka ulit. Refresh natin. Get request ka ulit. So, wala na siyang error. Expected natin, meron nang nag-request na sa backend natin. So, ito yung server ng backend natin. Nakita nyo, guys, nag-response na siya agad ng client requested. Right? So, meaning, in short, nakarating siya dito. No? Guys, tignan nyo, ha. Babaguhin ko kanina. Ito yung sinasabi ko kanina. Naka-post request ako. Pero dito sa front end ko, naka-get ako. Ha? Get method ako. Tignan nyo ano yung re-return niya. Yeah. So, wala nangyari, guys. No? Yeah. Meaning, hindi niya nahahanap yung ni-request mo. Kasi, hindi ka existing. So, pwede ka maglagay dito, guys, ng app.all, no? So, pwede ka maglagay dito, pas i-return mo siya ng 404. Pwede mong gawin ganon. Pero, for now, hindi natin gagawin yon. So, ngayon, ang gusto ko, mag-return siya ng data. So, since wala tayong database, guys, gagawa lang tayo ng sa ating
data dito. So, tawagan natin siya ang data bank. No? Sa data bank natin, again, naka-object din siya. Pwede, usually guys, naka-array siya kasi kung sa database ka, kung gagamit ka ng MongoDB, lahat niya naka depende sa request mo, naka-array siya. So, sa data bank natin guys, meron tayong ID. Siyempre, yung ID natin, hard-coded is number 1, for example. And then, meron tayong first name. First name ko, let's say, naka-string Jomar, right? And then, meron akong last name. And then, ang last name ko is Tina, right? And then, yung sunod ko, yung address ko, right? So, yung address ko is, let's say, Rosario, Pasig. Capital natin, baka magalit si Mayor. Bico Soto. Hindi mo kinakapital yung letter P. Yan. So, makikita mo dito, guys, no? May data bank na tayo. So, paano natin siya ibabato? Sa pinayagan na ng express natin yung data mo. Ano yung request mo? So, kilala ka na niya, no? Paano naman natin siya ibabato? Again, pag merong kang request, merong tinatawag na response. So, ang tatawag mo lang dito, response.send. Ano? Send mo kung ano yung data mo. Right? Pwede ka rin dito mag, para kung gusto mo lang talaga JSON alone lang, pwede mong gawing JSON. Pwede mong gawing ganyan, guys. Pero usually ginagamit ko request na send. Ayan. So, makikita natin, siguro highlight na ano na natin to. Or, para makita natin kada request, console.log natin si data bank natin. Right? So, makikita natin dito, pag nag-request ka, kailangan mong console.log. So, doon sa frontend natin. Yun. Save lang natin guys. So, makikita natin dapat magre-request siya ng yan. Makikita mo dito 404. Yan. Bakit siya nagpo 404? Kasi guys, yun nga sabi ko kanina. Hindi ko pala binago. No? So, ang request natin is get. Pero ang available lang natin na routing natin is post. So, dapat naka-get siya. Ayun kasi yung re-return niya 404. No? So, pwede mong gawing pag nag-request ng 404, pwede may lumabas ito modal. Oh, same thing na ano. Pwede mong gawin ganon. So, yun. Ayan, guys. So, nagbabato na siya ng data. Makikita mo yung binabato niyang data dito. No? So, at that 40 natin. Ayan. Console.log natin. Yung 14. Yan. At that get. So, makikita mo na dito yung guys yung data natin. So, dito natin, sa frontend natin, console.log, yung result natin, no? So, yung result natin which is yung, eto, yung data bank natin, no? So, paano natin i-display? Again, gagamit tayo ng use state ni React. So, use state from React. Right? So, use state from React. Right. Actually guys, pwede mo itong tanggalin. Ako si Katch, hindi ko siya ginaano eh. Hindi ko siya nilalagay. Or nilalagay ko siya, pero meron ako ditong ano, if success, nag-return siya ng success, merong true or pag false. Kasi guys, pwede kang gumamit dito ng asynchronous function. And then yung may try and catch, no? So, along the way, pag nag-ano ka na ng deep learning ka na ng programming, madadaanan mo na yun. So, dito, console.log, let's say, ang console.log natin is value, and then set value. Alright? Right. So, use state natin. So, dito, pag nag-response siya, balikan natin to. So, pag nag-response siya, so, application.json, so, tama naman. And then, yung ating response, papalitan na natin to instead na console.log, papalitan natin ng set value. Set value. So, sa set value na yun, ilalagay mo yung result mismo doon sa console.log. So, ipiprint naman natin ngayon, guys, yung ating value. Right? So, guys, magkakaroon siya ng error, I think, pag nagganyan. Okay. Oops, I think we need to restart yung ating server. NPM start. Kasi medyo nag-ano na siya.
Okay, natin. So, yun. Malapit na sa katotohanan, guys. So, makikita na natin dito yung ating katotohanan. Oops, may error tayo. So, guys, yung error natin, kasi nga, since object siya, no? Object yung ating naka-JSON siya, hindi ka pwede mag-request dito kasi hindi niya pwede i-display dito yung object. So, kailangan gawin mong is that first name. Kung ano yung di-display mo, i-display natin. Right? So, refresh lang natin to. First name of undefined. So, first name of undefined. First name of undefined, right? So, tingnan nga natin, guys, kung ano nilalagay niya sa value. Right? May error tayong encounter. Yan. Fail executed that JSON response. Illegal in obligation. So, rejected. Fail to execute JSON or response are illegal. So, tignan natin kasi JSON. Gawin nga natin, guys, JSON po. No? So, yung backend natin. Ganun din. No? So, ano yung illegal na? Dideclare niya illegal response. Guys, ito tignan mo. Meron tayong isang error dito. Kasi, yung response.json natin dapat function. So, sa function natin, kailangan mag-declare tayo ng function na ganyan. So, tignan natin ulit, guys. Kung nagbabato na siya ng data. Yun. So, yung inang error natin kanina, no? So, yung dito sa line 16. So, kailangan ng function siya. So, eto guys, so makikita mo nag-request ako, 'di ba? Nagpindot ako ng ano, ng button, right? Nag-voting button. So, nag-response na siya. Kung ano yung data structure natin doon sa ating backend. Kung ano data niya. No, i-display natin ngayon si yung data natin dito sa taas. So, makikita mo, right? So, nandoon na si Jomar. So, diyan nandoon na agad si ano. First name of undefined. O yan, guys. Ito yung sinasabi ko. Pag undefined yung ating value, kailangan i-check mo muna kung true dapat pag undefined niya, kailangan hindi siya mag-print. Kasi pag nag-print siya, hindi kasi piniprint ni React yung undefined. Pero pag gumagamit ka ng vanilla JavaScript, mag-print mo yung undefined. So, makikita mo na dito guys, yung Jomar. Yung get data Jomar. So, yung makikita mo rin dito, kada request mo, lumalabas na yung data mo dito. Yan ang guys, yung get request ni fetch API natin, no? So, guys, marami ditong pwede, ha? Pwede mo gumamit ng Axios, pero ako, usually, yung ginagamit ko yung fetch kasi easy to understand. And then, yung mga version niya magaganda. So, yan. And then, kung gusto nyo ayusin, so, yan, pwede nyo i-print yung ating, let's say, last name, and then yung address. Right? Right. So, makikita mo, nag-print na siya dito. No? So, guys, meron pa ako isang tuturo sa inyo. Actually, front-end na to. No? Sa front-end na to. So, okay na tayo dito, guys, no, sa ating back-end. Nag-print na siya. Nagsisend na siya ng data. No? Nagsisend na siya ng data. So, every time na may request ka, ano yung purpose nito, guys? For example, nag-a-access ka ng Facebook. Right? A-access ka ng Facebook o access ka ng ano mo, ng ito, nag-a-access ka nito. Ano ba yung, ayan, lalabas yan, nagre-request to, get API to, yung get fetch to, itong mga data na to. Pinipetch niya dun sa backend, hinahanap niya mismo dun sa backend. No, so, matutunan natin next, siguro, next meeting, yung paano naman, after natin ng CRUD, paano ina-access yung ating database. So, ngayon, naka-ano lang tayo, naka-hardcoded database lang tayo. No? So, dito sa front-end, guys, tuturuan ko lang kayo paano. Dito, meron tayong tinatawag na React grid system. No? So, actually, ano siya? Third library siya. No? So, ito yung ginagamit ko. Nasaan na yun? React grid system. So, ito yun. Napakadali siya kung gumagamit kayo ng Bootstrap. No? So, pwede yan. So, i-install lang natin. No? So, install lang natin. I-install mo to guys sa front end, hindi sa back end, no? So npm install react grid
system. System, and then save natin. Right? Right. So, guys, yun, antay lang natin mag-loading. So, paano siya nag-work, no? So, meron siyang naka-data, ano siya, object structuring din siya, no? So, may container, and then row, and then column. Ano ba si container? Si container natin, guys, ito, si container natin, di ba? Instead na ga-assign ka mismo sa body mo, ito, tignan nyo to, guys, ah, sa body natin, ito na container siya. Agad dito lang yung kanyang content, no? Agad dito lang yung kanyang content. Meaning, naka-container siya. So, dito, agad dito lang, ito yung naka-container niya, yung body. Pero yung kanyang navbar, hindi siya naka-container. So, pwede natin gawin gano'n. So, ano ba yung row? Yung row natin, guys, ito, naka-row siya. Ito, naka-dalawa to. One row, one, and then pangalawang row, no? Kung single ka lang, diretsong ganito, ito, naka-single row lang siya. Itong data na to. So, para mano natin, ma-visualize nyo, maituro ko lang sa inyo, snipping tool natin. So, yan. Ito guys, ito yung sinasabi kong naka-content. Ito yung content, right? Yung margin niya. Yan, content. Ito yung row natin guys. Yung row natin, ito nakadalawang row siya. Row 1. Sa isang row niya, meron dalawang column, rather. So, isang ito yung column 1 niya and then yung other column niya, right? So dito, naka-isang column lang siya, right? Pero sa row na to, isang column lang siya, no? Right? So ito sa isang row na to, nakadalawang column siya. Ganun guys yung paggawa. Ayun ang ibig sabihin ng yung grid system natin, no? So balik lang tayo dito. So paano natin siya ini-import? Right? Import natin. So object destruction siya. So container, kailangan naka-as is container, and then meron tayong row and then column, right? So import natin from then React Grid System, right? So React Grid System. So dito paano pwede natin gawin? So gawin natin naka-column yung ating body. Ay, container yung ating body. Container yung ating body, right? So container yung ating body, no? Yan, kinontainer na natin siya. So paano natin? Hindi mo makikita, ay makikita ba natin na kung naka-container na siya? Aha, hindi natin na start ang ating server. npm start. Yan. Start lang natin. Tapos tingnan para makita natin. So siguro habang hinantay natin siya, gawa na rin tayo dito. So dito ang gusto natin ma-display. Oho. Refresh. Yan. Dito ang gusto natin ma-display yung first name and last name ko, naka-single row siya pero naka-dalawang column. So paano natin gagawin 'yon? So dito naka-row siya. Isang row pero may dalawang column. So paano gagawin natin 'yon? Column, then copy natin sa dalawang column. Dito nakalagay ang ating first name, right? So dito nakalagay natin first name. And then dito nakalagay ating last name. Actually guys, kay Bootstrap ganito siya ginagamit. Pwede mo siyang gawing ganito, ha. Maging dynamic siya, meron siyang small, medium, large, nung ilan yung content niya. So hindi ko siya ituturo ngayon kasi yung topic natin is get method. So dito gagawa ulit tayo ng panibagong row, no? So panibagong row na 'yon, magde-declare ka lang isang single column lang. Sa single column na 'yon, ito yung address natin. And then yung para ma-align din ang ating yung button, gawa rin tayo ng panibago, no? So copy lang natin 'to. Ang ating yan, i-paste natin siya dito. Right? Right. So, mabilisan lang, guys. So, makikita nyo dito, guys, align na siya, no? Nasa gitna siya. Pag nag-request ka, tignan mo, container tayo dito, naka-virtual container siya dito. So, makikita nyo, guys, no? Container siya. Loot natin. Loot. Yan. Makikita nyo guys, naka-container na yung app natin. Hindi na siya sagad. Ayun o, yung virtual na to. Itong space na to, na white space. Yan ang container natin. So, ito, yung row natin dito, may dalawang column. 1, 2. So, may hati siya sa gitna. Alright?
So, and then yung ating address, so yun ang purpose niya, guys. So, pero ngayon nakiklik na natin yung ating data from our backend. So, guys, for today, ayun ang ating topic. So, ngayon at sana nakatulong ako kung paano yung get request nyo from our backend. So, to summarize, so natutunan natin pag basic installation ng Node.js, no? Pati yung course origin, and then yung ating pagsisetup ng Node.js, and then yung ating setup for yung request API natin, yung fetch API natin from the back ay from backend to frontend, and then yung ating yung React grid system, no guys. So guys, please like and share and subscribe lang on my YouTube channel, no. So bago pa lang ako, yesterday lang nag-start, and I hope nakatulong ako sa inyo sa mga future developer, and then soon magkita-kita tayo. Maraming salamat po. Thank you.